Hello sa lahat ng mga nanonood! Ngayon ang ituturo ko ay kung paano nga ba gumawa ng Facebook frame na customized para sa mga graduating students. Ngayong darating na ang graduation, magandang promotion ito para sa inyong paaralan at kahit papaano ay iparamdam sa mga estudyante na sila ay magsisipagtapos na. Gagawin lang natin ito sa PowerPoint at alam ko na kayang-kaya nyo rin itong gawin. So, ano pa ang hinihintay natin? Simula na! Una, buksan lamang ang inyong PowerPoint software na naka-install sa inyong computer. Pwede ang Microsoft 365, Microsoft 2019, Microsoft 2016, at kahit anong PowerPoint ay pwede dito. Kaya lamang, dun sa mga lumang PowerPoint tulad ng Microsoft 2010 or mas mababa pa roon, ay mayroon lamang kaunting kaibahan at malalaman nyo ito habang pinapanood ninyo ang video na ito. Sa ngayon, ang ginagamit ko ay Microsoft 365. Simulan na natin. Una, pagkabukas ninyo ng inyong PowerPoint, ipunta agad ninyo sa Design at piliin ang Slide Size. Piliin ang Customize Slide Size at ilagay ang 24 in. Ang ibig sabihin niyan ay 24 inches ang width at ganoon din sa height. 24 in. I-click ang OK at i-click ang Ensure Fit. Ngayon ay meron na tayong square na slide. Ito ang magiging hugis ng ating picture na kung saan ay gagamitin natin bilang Facebook frame. Ang gagawin kong Facebook frame ay napakasimple lamang pero gagawin ko itong elegante. So, paano ko nga ba gagawin ito? Ganito lang yan. Pumunta kayo sa Google Chrome at mag-search ng image na nais ninyo. Halimbawa, ang gusto kong hanapin ay Gray Studio Background. Ayan, i-click ang image. Pumili kayo ng nais ninyong shade ng gray. Ayan. Magtsaga lamang kayong maghanap ng gray background na nais ninyo. Ayan, halimbawa, ang gray na ito. Mahalaga na ang piliin ninyong picture ay yung malinaw o yung mataas ang resolution. Para malaman nyo yun, ay tingnan nyo lamang yung number na nagpapakita dito. Yung 600, medyo malabo pa yan. Pero yung mga 1,000 pataas ay medyo malinaw na. Pero kung maliit lang talaga ang inyong nahanap, tulad nito, meron akong paraan dyan. Ganito lang yan. I-paste ninyo yung picture na nahanap na ninyo. Halimbawa, ganyan. Ayan. So, kung i-zoom natin yan, medyo malabo at blurry, hindi ba? Ika-crop ko din yung tabi niya muna. Dahil mukhang meron siyang white na frame. Ayan. So, tingnan ninyo ang gagawin ko para mas lumaki yung resolution nito. Ika-copy ko itong picture na ito at ipipaste muli. Ngayon, ang gagawin ko ay i-rotate ko ito ng horizontal at ilalapit ko sa side na ito. Ayan, hindi na siya halata na ito ay binubuo ng dalawang picture, hindi ba? Ngayon, pwede ko na siyang i-group at paliitin. Kapag kinukompress mo ang isang picture, mas tumataas yung kanyang resolution. Ayan. Mas malinaw na yan, mga ma'am sir. Pero kung halimbawa, mas gusto nyo pang doblehin at palinawin, madali lang yan. Itong ginawa kong ito, ikakopy ko lang itong nabuo kong ito at ipipaste kong muli. Alam nyo na ba kung ano ang susunod na gagawin? Katulad ng nakaraang proseso, i-click ang picture format, rotate, at ngayon naman ay piliin ang clip vertical. Ngayon ay idikit natin sa dulo ng larawang nauna. Ayan, mukha na talaga siyang isang larawan. At hindi mo na mapapansin ang mga side o edges ng bawat picture. Ngayon, igugroup ko na ito. I-click ko na ang group para maging siyang isang object. Beautiful, di ba?
Ayan, ngayon ay i-fit natin sa square na slide. Kailangan ay walang lalagpas at wala ring magiging kulang. Ngayon na nakafit na ito, ilalagay natin ito sa side, ikakopy natin, at ipipaste na natin. Pero, huwag basta-basta i-paste dahil i-click ang arrow na paste at i-click ang paste as picture. Ito, itong image na yan. Ibig sabihin, ipipaste mo siya. Pag ipinaste mo siya, isa na siyang picture. Ayan, hindi katulad nito na pwede mo pang paghiwa-hiwalayin. Ngayon ay meron ka ng isang object o isang picture. Ayan. Ngayon, hindi ko na ito kailangan. Ang susunod naman ay ang paglalagay ng bilog na hugis. Pipiliin ko ang hugis bilog at ilalagay ito dito. Ayan. So, para masiguradong perfect circle ang inyong mapipili o ang inyong magagawa, ganito lang ang technique dyan. Sa shape format, nakikita nyo ang mga numero na ito. Ito yung sukat ng kanyang size. Ibig sabihin yung circle ay binubuo ng 53.09 cm. Ngayon, i-copy mo lang ito sa kanyang width. At ibig sabihin ay meron ka ng perfect circle. Ayan. Ang circle na ito ang magiging butas kung saan ay magiging transparent upang makita yung picture profile ng inyong students o nang gagamit ng inyong Facebook frame. Pero bago yan, gawin muna natin itong parang talagang picture frame. Paano yon? Ganito lang yan. I-gawa ulit tayo ng kapares na bilog. So, ang ginawa ko lang, no, kung nagulat kayo kung paano nakopy agad, inihold ko sa keyboard ko yung control, ikinilk ko yung bilog, at idinrag ko sa ibang pwesto. Automatic, magbubuo ko ng panibagong shape na bilog. Galing, di ba? Nice tip! Okay, ngayon, gawin naman natin itong bilog na ito na mas maliit. Hindi ko gagawing perfect circle. Ang ginawa ko lang ay parang oblong siya o oval. Yan. Ibig sabihin, yung mayroong makapal na side, mayroong manipis na edge. Okay lang yan. Ayan. Para sa akin, ito yung design. Pero kung kayo ay mas artistic kaysa sa akin, mas kayang-kaya nyong gawan ng paraan kung paano pagagandahin ang inyong Facebook frame. Ngayon ay bubutasin ko na yung bilog na ito. Ayan. Ang gagawin ko lang ay i-click ko itong naunang bilog, yung nasa ilalim, at i-hold ko yung shift sa aking keyboard at i-click ko naman yung susunod na circle nasa gitna. Kailangan yung tandaan yung pagkakasunod-sunod na yun, ha? Dahil pag naiba ang pagkakasunod-sunod na yun, baka hindi nyo magawa ng tama yung gagawin natin ngayon. Ulit, i-click yung nasa likod na circle, i-hold ang shift sa keyboard, at i-click ang bilog na nasa harapan. Sa shape format, i-click ito at piliin ang merge shape. Sa merge shape, i-click nyo ang subtract. Ngayon ay nabutas na yung circle na ginawa natin kanina. Ngayon, kung ikaw ay gumagamit ng Microsoft 2010 pababa, na kung saan ay wala siyang function ng merge shape, ang maaari nyo na lang talagang gawin ay pumili ng shape sa insert, okay, pumili na lang kayo ng shape na kung saan ay mayroong bilog na may butas. Yan, ganyan na lang. Okay, hindi nyo na magagawa yung tulad nun sa akin na mayroong makapal na side, mayroong maliit na side. Pero okay lang yan, dahil alam kong artistic kayo, kayang-kaya nyong pagandahin yan kahit kung ano man ang available na Microsoft ang ginagamit ninyo. Okay? Okay lang yan. Ngayon, ito namang picture sa likod ang bubutasin natin. Okay? So, again, piliin ang bilog na shape at siguraduhin na mako-cover nito yung lahat ng nasa gitna nitong binutas nating bilog kanina.
tingnan lamang yung ginagawa ko. Ayan. So inilagay ko sa mga gitna ng mga nung frame na bilog yung mga side nitong panibagong bilog na ginagawa ko. Nakita nyo ba yan? Mayroong butas, hindi ba? So ayaw nyong mangyari yan. Huwag na huwag nyong gagawin yan. Ayan. So ngayon na wala nang nakikitang space o bilog, ganito na ang gagawin ninyo. Makinig ng mabuti. Sundan ng mabuti ang aking gagawin. I-click ang picture, yung kaninang inilagay ko. I-click ang shape na ito. Sa shape format, again, ang pipiliin ay shape format, huwag sa picture format. Para sa shape format, piliin ang merge shape at again, i-click ang subtract. Ngayon ay nabutas na siya. Dito makikita yung mukha na profile picture ng student kung siya ay gagamit ng Facebook frame na ito. Ngayon, ano ba ang kulay ng inyong paaralan? Alam naman natin na sa bawat paaralan ay may kanya-kanyang kulay na sumisimbolo sa kanilang identity, hindi ba? Halimbawa, sa aming paaralan, ang aming identity ay color green. Kaya naman, ang gagawin ko ay hahanap ako sa Google ng shade of green na magugustuhan ko para mailagay o ikulay dito sa frame na ito. Pumunta lang sa Google at i-click ang green gradient. Kung ang kulay ninyo ay pula, pumili lang kayo ng red gradient o blue gradient, kung ano man ang nice ninyong kulay. Ang ibig sabihin kasi ng gradient ay mayroon siyang variation ng light and dark color. Hindi siya plain na green lang. Okay? Tulad ng mga nakikita nyo sa larawan na ito. Nagugustuhan ko ang shade ng green nito. So ang gagawin ko, ikakopy ko ito at ipipaste sa aking PowerPoint na ginagawa kanina. Tatanggalin ko muna itong nasa ilalim. Ikakrap ko. Ayan. At tulad ng technique na ginawa ko kanina, para mas lumaki yung picture na ito, ang gagawin ko lamang ay imumultiply ko ito sa 4 at pagdidikit-dikitin yung mga side para mas tumaas ang resolution ng picture na ito. Kung hindi mo ito napanood kanina, ganito lang yan. Ikakopy ko ito at ipipaste. Ayan. Ngayon ay hindi nahalata na siya ay dalawang larawan. Ganoon din, igugroup ko ito. At ikakopy ko at ipipaste muli. At ididikit naman sa kabilang side. Ayan. Muli, igugroup ko ito. Ngayon ay mayroon na akong shade of green. So ngayon, itong kulay green na ito ay ililipat ko sa kulay ng frame na ito. Para gawin ito, madali lang yan. Piliin ang shape na ito at i-click ang right click. Ayan. Piliin ang format shape. Pag pinindot nyo ito, may mga lalabas na option sa gilid ng inyong PowerPoint. Dito sa bucket option ito, i-click ang fill option. Piliin ang picture or texture at i-click ang clipboard. Ayan. Pag hindi lumabas itong shape na ito, ibig sabihin hindi mo ito na-copy. So ang unang step nun ay ika-copy mo muna. Tapos pag na-click mo na ito, i-click mo na ang shape, fill at picture at clipboard. Okay? Itong clipboard, tatanda niya yan, ha? Ngayon, tatanggalin ko na itong outline na ito dahil hindi ko naman kailangan ng outline na naririto. So, remove outline o no outline. Ayan, gumaganda na ang aking Facebook frame para sa mga batang magsisipagtapos ngayong 2021. Ngayon naman ay lalagyan ko dito ng batch 2021 tapos ang pangalan ng aking paaralan. Para naman sa susunod na step, kailangan ko ang logo ng aking school. Ikinopy ko yung logo ng aking school at ipipaste ko ito dito.
Ang logo ng aking school ay mayroon ng transparent version. Mas maganda na transparent din ang logo ninyo, o ibig sabihin yung transparent yung side nito. O ibig sabihin nasa PNG format siya. Okay? Ngayon gagawa ako ng logo para sa mga magsisipagtapos ngayong batch 2021. I-click ko lang itong text box na ito, o kung, kaya naman kung hindi nyo yan makita, ipiliin ang insert at shape. Ayan. Pipiliin ko lang ang 2 para sa 2021. Palalakihin ko yung number. Ngayon naman ay pipiliin ko itong text effects at pipiliin ko ang transform. Para sa transform, pipiliin ko itong square. Ibig sabihin yan, kahit manageable na yung number o yung text na gagamitin ko. Basta i-adjust ko lang yung mga side nito. Okay? Ayan. Ngayon naman ay pipili ako ng magandang font style. Ang paborito kong font style ay ito. Ayan. I-italic ko muna. Medyo nakaside. Ayan. So, ito yung magiging logo ng aking school. Ano mga na-customize para sa magsisipagtapos. 2 0 2 1. Ayan. Pero may naisip akong mas magandang ideya. Tingnan nyo. Ang logo ko ay bilog, so ang gagawin ko, ipapalit ko ito dito sa 0. Buburahin ko na itong 0 at ipapalit ko ito dito sa gitna ng 20. Galing, di ba? Tingin nyo ba bright idea din yon? Comment nyo naman dito sa ibaba. Babasahin ko yan mamaya. Yan. So, yan ang kagamitan ng ano ha, mga ma'am sir. Yung text effects, yung transform. Mas manageable yung pagpapalaki at pagpapaliit ng text. Mahalaga yan, lalo na sa mga mahilig mag-layout. Ayan, kailangan yung matutunan yun. Ayan, meron akong batch logo. Pero syempre, hindi yan basta ganyan. Pagandahin natin to. I-group muna natin yung mga numbers. At ang pipiliin natin syempre yung kulay para dito ay ito. So, hindi ko binura ito. Alam nyo kung bakit? Dahil gagamitin ko ulit ito dito sa mga text na ito. Okay? So, ang gagawin ko ay ikakopy ko ulit ito. Copy. At pipiliin ko tong group na to. Ayan. Kapag ganyan ang itsura, ibig sabihin na select nyo na. Pag ganyan, medyo mahirapan kayo. Baka magka-problema. So, ang ikiklik nyo yung side. Ayan. Para dyan, pipiliin ko ang text option dahil ito ay mga text. Kahit number yan, text pa rin yan. Para sa text fill, piliin ang picture or texture. Ayan, meron na tayong gradient color ng 221. Stands for 2021. Ilalagay ko pa ito sa forward. Ilalagay ko pa sa unahan. Ayan. Medyo pagdidikitin ko sila ng kaunti. 21. Ayan. Nice. Beautiful, di ba? Ngayon, dito naman sa taas, pipili ulit ako ng text. Ang ilalagay ko naman ay batch. Batch. Yung word na batch. Again, piliin sa text effects ang transform at piliin ang wrap by square. Pumili ng simpleng text katulad ng Arial. Bold ito. At piliin ang puting text. Yan, white lang siya. Okay lang yan, ha? Ayan. Maya naman magkakaroon ng picture dyan. Kaya, pwedeng-pwede. Hindi ko makita yung word na batch, kaya i-adjust ko muna dito. Ayan, gumaganda na ang ating layout. Ngayon, sa ilalim naman nito, ay ilalagay ko ang pangalan ng aking paaralan.
Dolores E. S. Pumili ng magandang text. Halimbawa, ang pipiliin ko itong brush script. Ngayon naman, ang pipiliin kong shade nito ay Gradient by Gray. Ay, shape pala yun. So, ibalik natin, i-undo. Piliin natin ang text option dahil ang kailangan nating palitan ng kulay ay itong text. Piliin ang gradient at pumili ng shade na gusto ninyo. Yan. Medyo isa-side ko siya ng onte. Dahil ito ay naka-wrap ng square, manageable ang pagpapalaki at pagpapaliit ng size ng text na ito. Yan, ang ganda, hindi ba? Ngayon, i-group ko lahat ng text. I-group ko ito. Uy, pumunta sa likod yung logo. At ilalagay ko sa i-bring forward ko yung logo. Ngayon, lalagyan ko ng outline itong text na ito. Ngayon naman ay lalagyan natin ng outline lahat ng text na naririto maliban dito sa batch. Okay na yung kulay ng white na walang outline. So, ang lalagyan natin ng outline na itong 2, 1, at Dolores ES. Pipiliin ko ang white na outline dito sa text. Piliin natin yung weight, ibig sabihin, pakapalin natin. Ayan, kulang pa yung 6, kaya piliin natin ang more lines. At dito sa width, para sa text outline, piliin natin ang 10. O kaya naman ay 15 kung kulang pa. Ayan, 15 dito, pero dito sa Dolores ES, siguro tama na dito ang... Saan na yung text outline? Tama na dito ang 5 kasi maliit yung text nito eh. Ayan, pero dito sa mga malalaking text, okay yung 15 na outline. Okay, meron na akong logo ng mga magsisipagtapos batch 2021. Pero may kulang pa. Meron pa akong gustong ilagay. So, pupunta ako sa Google Chrome at maghahanap ako ng Toga PNG. Yan, ito. Ibig sabihin, mga ma'am sir, ng PNG ay transparent yung nasa side. Kaso hindi naman to transparent, ito nagpapakita. Ayan, okay lang yan kahit hindi transparent. Ika-copy ko lang itong picture na ito at ipipaste. Ngayon ay tatanggalin ko ang background ng toga na ito para matira lamang ay itong picture na ito. So dito, ikiklik ko lang ang remove background at pipiliin ang mga area na kailangan pang maisama. Ikiklik ko lang yung mga nag-violet na yon na kailangan masama. Kasi yung lahat ng nag-violet na part, ibig sabihin, matatanggal siya. Uy, balik tayo. Mahirap ito, lalo na sa mga madidetalying picture. Ayan. Pero yung tulad nito, kayang-kaya naman to. Meron din sa online na kung yung inyong PowerPoint ay walang ganitong option, yung magre-remove ng background, pwede nyong isave muna sa computer itong picture na ito at meron sa online na background remover. Yun. Image background remover. Okay, so tapos na to. Ngayon ay ilalagay ko itong toga na ito sa itaas ng logo. Yan o. Oh. Yan. Oh, ang ganda, hindi ba? I-adjust ko lang itong batch para hindi siya matakpan. Beautiful! Okay na to. Maganda na. Ngayon, iseselect ko lang itong mga ito. Naka-hold yung shift sa aking keyboard at ikiniklik ko lahat ng object na yan. Pag ginilaw ko yan, magkakasama na yan. At pipiliin ko ang group. Ngayon ay meron na akong logo. Ayan o, makikita nyo. Ganda, hindi ba? Pwedeng-pwede nyo rin gawin yan sa inyo.
Pero hindi pa natatapos yan dahil ilalagay pa natin yan sa frame ng ating Facebook frame. So ang gagawin ko dito ay ikakopy ko at ipipaste as picture. So again, katulad ng ginawa kanina, i-click yung arrow sa paste button at piliin itong paste as picture. Ngayon, hindi na siya isang shape, kundi picture na mismo. Ayan, oh, hindi katulad nitong isa kanina. Ayan, nasiselect at natatanggal pa yung ibang parts, pero ito, isang picture na. Yan ang function ng paste as picture. Ngayon, i-re-resize ko ito para sa sakto lang na size at ilalagay ko dito sa ibaba. Ayan, hindi nyo makita yung batch, hindi ba? Dahil kulay puti. Huwag kayong maglala, meron pa, hindi pa tayo tapos. I-click ito at i-shift at i-click din itong green na frame. I-group natin. At lagyan natin ng shadow. Para sa shadow, piliin lamang ang shadow sa format picture. Ngayon, kung hindi nagpakita ito, nawala ito, ganito lang yan mga ma'am sir. I-click nyo yung object, i-right click at piliin ang format picture. Ngayon, piliin ang shadow at lagyan ng shadow. Lagyan natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Tingnan ninyo, nagkakaroon siya ng shadow. Ayan, palakihin ninyo yung shadow batay sa nais ninyong dami ng shadow. Lagyan nyo ng konting blur at kaunting transparency. Ayan. So, medyo hindi na siya flat, hindi ba? Nagkaroon siya ng shadow. Bawasan natin dahil sumobra nagpakita yung white dito. Yan. This is beautiful. Ang ganda, hindi ba? Ngayon ay meron na tayong picture frame para sa mga gagraduates. At ngayon ay tapos na ang ating Facebook frame para sa mga magsisipag tapos ngayong 2021. Ang gagawin nyo lang ay iselect lahat ng gagamiting picture at i-group ito. Para sa picture format, piliin ang group. Ngayon ay ikakopy na natin itong frame na nagawa natin. At sa panibagong slide, ay i-paste natin as picture. Ayan. Natatandaan nyo ba na ang ginawa natin ay 12 by 12 inches? Mas malaki yung frame, mas malinaw yung magiging image nito. Okay? Pero kapag in-upload na ninyo ito, kailangan ninyong paliitin ng kaunti. Yan, mga ganito kaliit. Pag ganyan na, i-save na ninyo sa inyong computer. So para ma-save ito, i-right click nyo lang yung picture at piliin ang save as picture. Ngayon, ay papangalanan ko na ito bilang Facebook Frame Graduates. Kailangan ang pipiliin yung type o format ng picture ay PNG o Portable Network Graphics Format. Ibig sabihin, yung transparent na bahagi ay mananatiling transparent. Tatandaan nyo yan ha. Kailangan ito ay nasa PNG. Kung hindi nyo makita yung PNG, i-click nyo lang yung arrow at hanapin ang PNG. At i-save. Ngayon, pag tinignan natin yung aking desktop, ay makikita na dito yung Facebook frame na aking ginawa. Ngayon ay oras na para ilagay ito sa Facebook at gamitin bilang Facebook frame. Paano nga ba gawin ito? Madali lang yan. Pumunta lamang sa inyong browser, siguraduhin na naka-login kayo sa inyong Facebook account na gagamitin. Para pumunta sa paggawa ng frame, pumunta lamang sa bagong tab at i-type ang facebook.com/frames/manage. Ayan, tatandaan niyo yung website na yan ha. facebook.com/frames/manage. Again, kailangan ay nakalagin kayo sa inyong Facebook account. I-click ang enter. Ngayon ay magpapakita sa inyo ang dashboard na ito. Nakalagay, create a frame. So, ang gagawin nyo lamang ay i-click ang button na ito, create frame. Ngayon ay makikita ninyo ang box na ito na nakalagay ang drag and drop PNGs.
Ibig sabihin ng drag and drop, hanapin niyo yung picture na ginamit ninyo o gagamitin ninyo, kaya nga inilagay ko dito sa desktop para mas madali kong magamit. So ang gagawin ko lang ay idadrag ko dito sa web, sa browser na ito, at ilalagay ko dito sa box na ito. Ayan. So ngayon ay narito na yung Facebook frame. Ngayon ay i-adjust nyo lamang by clicking yung right corner, yung tatlong tuldok na yan, at isakto ninyo yung bilog sa box. Ayan. Kailangan naka-center to. Ngayon, kung kayo ay gumagamit ng cellphone, ganito ang magiging itsura niyan. Ang ganda, hindi ba? At kung kayo naman ay pagkinlik nyo naman yung picture nyo, ganyan ang makikitang frame. Yung butas na yan, dyan makikita yung mukha yung ginagamit ninyong profile picture. Okay? Ngayon, ang susunod na part, tapos na tayo sa design. Okay na yan. Para sa details, i-click lamang itong tuldok na ito at i-click ang mga details. Para sa pangalan, ipangalan lamang kung ano ang nais ninyong ipangalan. Halimbawa, Lores Facebook Frame Graduates. I-click ang available anywhere. Huwag kayong mag-alala, walang problema yan dahil hindi naman yung gagamitin ng ibang tao kung sila ay hindi naman taga sa inyong paaralan, hindi ba? Ayan, ngayon naman, hayaan nyo lang make active right away. Ibig sabihin, pagkatapos ninyong ma-publish ito, ay maaari agad ninyong gamitin. Ngayon ay magdagdag kayo ng 10 keywords para mas madaling mahanap itong Facebook frame na ito. Halimbawa, Dolores frame, enter, DES frame, enter, graduates frame, enter, batch 2021 frame, enter, DES frame, Dolores Elementary School, enter. Ayan, okay na yan. Ngayon, i-click na ang susunod na step, which is the review. Ayan, malapit na tayong matapos. Para sa panghuling part, i-click ang publish. Ang sabi dito, once you submit your frame, you won't be able to change the frame name or the owner. So, i-click lamang ang okay. Ayan, kaunting saglit lamang ay mapapublish na yung inyong ginawang Facebook frame. Ayan, your frame has been published. Ibig sabihin, ay maaari na itong gamitin. Ngayon, kapag may nagpakita sa ibaba na parang try again, okay, pag may nagpakita na try again dun sa may ibaba, i-roll nyo lang, parang hindi gumana pag sa inyo, ang ibig sabihin, paliitan nyo yung picture na gagamitin ninyo. Ayan. Medyo paliitan nyo ng ganyan, tsaka nyo isave muli. Ibig sabihin kasi nun, masyadong malaki yung picture na ginamit ninyo. Okay? Pero dahil sa akin naman ay napaliitan ko na kanina, kaya na-publish agad ito ng maayos. I-click ang done. Ayan. Ngayon ay narito na yung frame na ito. Para magamit ito ng ibang Facebook users, katulad ng inyong mga students, i-click lamang yung title ng frame. Yan. At i-copy yung sharing URL. Ibig sabihin, kapag i-click mo ito, pwede mo na siyang isend sa Messenger, i-post sa inyong Facebook, i-post sa Facebook group ng inyong paaralan, para mas padaling ma-access ng inyong mga students na gagamit ng Facebook frame na ito. Halimbawa, sa aking paaralan, nailagay na ito o nai-paste ko na itong link na ito, kaya nai-post ko na ng maayos. Ngayon, pag ikinlik nila yan, ay madali na nilang magagamit ang Facebook frame na ito. Sa aking hawak na section, naisend ko na din ito via Messenger. Kaya naman, yung nakakita ng message na yon ay nagamit na din nila ng mas maayos. At ganyan ang paggawa ng Facebook frame
para sa mga gagraduate ngayong 2021. Sana ay gawin mo rin ito sa iyong klase o sa inyong school. At sana ay nakatulong ang video na ito. Kung nakatulong talaga ang video na ito, mag-iwan ka ng comment sa ibaba at i-like ang video na ito. So, hanggang dito na lang. Paalam!